Pero sa mga semifinalists natin, kanino ka pinaka natitreaten or kinakabahan? Kay Kuya Douglas po. Douglas? Opo. Bakit kay Douglas? Kasi ang ganda mo kasi ng boses niya, parang yung quality ng voice niya, ang buo-buo. Tsaka medyo husky po. Medyo rock and roll yung kay Kuya Douglas. Pero Kuya Reggie, ano sa tingin mo yung mas mas magaling ka sa kanya, mas way off the top ka kaysa kay Kuya Douglas? Doon po sa... Pag kumanta ka po kasi ako, parang may emosyon. Doon ko po siya tatalunin. Doon ka mas ano, po, ano. Kay Douglas, o inaano ka ni Reggie. Lagot ka, grabe ka. Anong karapatan mo mag-ganyan? Walang emosyon, ha? Pero ano naman yung nararamdaman mo ngayon? May ikaba pa ba o sobrang relax ka na lang sa performance na gagawin mo? May ikaba pa rin po. Kasi hindi naman po basta-basta yung mga makakalaban ko ngayon. So... Hindi pa rin kampante. Ilang araw ka nang nakakalaban sa entablado sa tawag ng tanghalan? Pang-pito ko po ngayon. Ano naman ang ginagawa mo para mag-prepare pa sa laban mamaya? mas gagalingan ko po po at practice po ng konti. Kasi pang-pitong sabaw ko na ko po sa ito. Ko po kasi ito. Tapos medyo wala po akong masyadong tulog. Wala pang pahinga. Meron bang meron ka bang pang-condition ng boses mo bilang medyo nakakapagod din yung sabakan ng sabak sa pagkanta? Nag-take lang po ako ng vitamins tapos maraming tubig lang po. Yun lang po. Pero Reggie, dati ba talaga malakas na talaga yung loob mo sumali sa mga singing contest? Risk taker ka ba? Kumbaga kahit magaling yung kalaban mo, papasukin mo yung contest na yun, papakita mo yung talent mo. Opo, kasi nung dati pa po, sumasali na po talaga ako sa mga singing contest nang maliit po ako. Doon po sa amin sa Leyte. Saang mga bagay ka pa, kumbaga, nagiging risk taker? Both sa pag-contest? Nung nagsimula pong mag-asawa po. Oy. Paano mo nasabing risk taker ka? Nagtotongit ka ba? Parang, sugal pala, bawal yun. Bawal. Parang pinasok ko na po lahat yung kahit trabaho po. Katulad ng ano po, nagigig po ako, tinetext ko yung mga kaibigan ko kung saan pwedeng makakita ng pera. Kumbaga, ano, ikaw na mismo yung lumalapit sa kanila. Sa pagkanta, ano pa yung mga niracket mo? So ngayon, wala po. Yun lang po talaga. Pagkanta lang okay. Talaga. Hindi kasi siya nauubusan, no? Pero may time ba na talagang parang isang buwan wala kang racket? Meron po. Kasi yung pinakamalakas na may gig, May tsaka December lang po. Pag nasa, so paano pag wala? Anong ginagawa mong pambawi sa pamilya? Nag-online po kasi ako, parang home base po yung trabaho. Yun naman. Oo, di ba nasabi mo nga nung isang araw na ito na yung sana makabili ka ng lupa at lahat. So ano, ngayong ito na, nandito ka na, sa tingin mo ba makakabili ka na ng lupa niyan? Medyo kulang pa po, so kailangan ko pa pong mag-ipon ng marami para... So itutuloy mo pa ng itutuloy? itutuloy ko pa po. Oo nga. So since nandito ka na sa tanghalan, paano naman yung online business mo? Na aalagaan mo po ba yun? Di naman po. Kasi po, kami po dalawa ng asawa ko nagtatrabaho. Yung pinaka-boss ko po, kasing ko po. So okay lang po na siya lang open lang po yung oras ko.